Eh, ako hindi ako naniniwala, tandaan ninyo. Tawasin nyo man ako. Yung sinabi ni Presidente Digong nyo na paiimbestiga ang buong gobyerno. Ano? Nagpapatawa ka, Mr. President Digong nyo. Diba? Nagpapatawa ka, hindi ka naman kalbo. Diba? Oh. Eh, Sus Mario, paano nyo gagawin yun? Kaya sabi nung iba, eh, pakana lang yan. Eh, talagang ganon. Sipin ninyo, ilang taon na lang. More than one year na lang eh, ang kwenta niyan dahil kung magkaka-eleksyon tayo, siyempre, kakampanya yung mga tao. Di ba? Oh, busy na yan. Abala na yan sa gobyerno. At yung mga imbi-imbestigasyon na yan, sineset aside na yan pagka campaign na season na. Di ba? Papetik-petik na yan. Kasi yung mga appointees, mga nakapwesto sa gobyerno, yun na yung panahon na maninimbang na yan eh. Mananantya na yan. Makikiramdam na yan kung kanino tataya. Ha? Gagawa na ng mga avenues yan doon sa mga posibleng kakandidato. Gagawa na ng koneksyon. Di ba? Maghahanap na sila ng koneksyon. Busy na silang lahat sa madalit sabi. Yung mga nagnakaw, meron nang itatabing pera yon para idonasyon doon sa mga ibang kandidatong presidente. Para sa ganun, pag nanalo, ligtas na siya sa pagnanakaw na ginawa niya at pag sinwerte pa siya, dire-direcho ang haba ng swerte niya. Ha? Sipin mo na kapag samantala na siya kay Digong nyo, eh, makikinabang pa siya ulit kung sakasakali sa susunod na administrasyon. Kaya, yung sinasabing investigasyon, wala yan. Mga kaibigan, ano yan? Abstract yan. Drawing, sa madalit sabi po. Bakit ginagawa yon? Para yung tao mapaniwala ulit. Diba? Kasi wala nang naniniwala sa pamahalaan na kumakampanya nga ito laban sa corruption sapagkat maya't maya sumasabog ang issue ng corruption. Pinakahuli nga dyan, yan Dolomite Sand sa Manila Bay. Diba? Latest. Hindi pa natatapos yung isang corruption. Ito na naman. Panibago na naman. Oh, mga kaibigan. At ito naman mga magnanakaw, nagmamadali na. Kailangan maubos na natin yung pondo ng DENR. Kasi baka hindi tayo nakakasiguro. Alam naman ninyo, may tadhana eh. Di ba? Yung nag-aakala, magtatagal sila sa pwesto. Eh, sino mag-aakala? Si Marcos babagsak. Walang nag-aakala nun. Sino mag-aakala? Si Erap, very popular, bumagsak. Natapos. Eto, wag na natin sabihin, babagsak kasi swerte to eh. Ha? Alam nyo kung ba't swerte? Naku po. Ha? Kasi walang leader. Mga kaibigan, walang mag-leader. Kaya ang tao tahimik kahit na nasusuklam na. Alam nyo kasi, yun ang swerte nila eh. Sip mo lahat ng paghihirap, lahat ng dahilan para maghirap ang tao, ginawa nito. Lahat ng paraan, para ang tao magipit, ginawa dito eh. Mga kaibigan. Pero ano? Wala. Bakit? Kasi walang leader. Oh. Diba?
mga kaibigan. Hindi dahil sa magaling sila. Hindi ho. Di ba tad-tad ng kapalpakan itong administrasyon ito? Wala akong nakitang ganitong administrasyon mula nung nagkaisip ako, mga kaibigan. Ngayon lang nangyari lahat ito. Kung ano man ang nangyari. Sa corruption pa lang eh. Wala na makakapantay eh. May pandemic na nga, nawawala pa yung pera. Sipin ninyo, nagagawa pa nila yon. Oh, may pandemic na at lahat ha. Nakakaisip pa ng dolomite. Bakit? Nagmamadali. Ha? Kailangan maubos na natin to para ano man ang mangyari, may baon na tayo. Di ba? Eh kung habulin pa tayo, sabi ko nga sa inyo, gusto nga ng Sandigan Bayan, hawakan nilang kaso, puro plunder. Bakit? May pera lahat yun eh, yung makakasuhan ng plunder. Sipin mo, dolomite sand, oh, magkano yung ponder yan? Almost 400 million yung pondong yan. Na gustong ika nga eh. Nakwa na sinasalakab nitong mga taga-DENR. At hindi pa yan. Ang talagang nakalaang pondo para sa rate of kalikasan ng Manila Bay. Alinsunod sa ibinabang mandamus ng Korte Suprema, 40 billion mahigit yan. Allocated fund na yan, mga kaibigan. Hindi na mababawi ang pondong yan sapagkat naaprubahan yan sa General Appropriations Act. Oh, isipin ninyo, continuing yan, mahigit 40 billion. Kaya atat na atat, mga kaibigan, talagang takam na takam ang DENR. Kung paano nilang masasandok, ha? Yung pong 40 billion. Kaya si Peralta eh, mga kaibigan, bamalinis ang Manila Bay. Akala mo ba scientist eh? Akala mo tinikman niya yung Manila Bay, ininom niya eh. Sana nag-swimming siya ron, di ba? Bago man lamang niya sinabi para may basihan man lang. Kasi wala naman siyang ano muwang niya sa kwan, sa science. Ha? Ano muwang ni Peralta ron? Ha? Malinis daw yun. Di sana ininom niya. Ha? Para nakita ng tao ba? Malinis nga. Sipin mo, ininom ni Justice Peralta yan. At buhay pa. Oh, mga kaibigan, di ba? Nabubuhay pa siya, di safe nga yan. Yun pwede mong ipantapat sa science. Kung ikaw mismo sinubok mo para masabi mo hindi totoo sinasabi ng mga scientist, katulad ng sinasabi ng DNR, yun pwede mong ipanlaban. Pagka ikaw uminom nun, di ka nagtae, ha? Hindi ka nagkasakit, hindi ka ginalis, naligo ka ron, nagbabad ka ron, hindi ka ginalis, nagpagulong-gulong ka sa dolomite, ha? Gumawa ka pa ng sandcastle na dolomite, ha? Eh, walang nangyari sa'yo, hindi ka ginalis, hindi ka man lang nangati, ha? Aba, eh, talo mo yung scientist, napatunayan mo sana, hindi totoo ang sinasabi ng scientist. Mga scientist yan. Eh, problema, wala eh. Ang proof lang nyo, bunganga eh. Gusto nyo sa pamamagitan ng bunganga, dumaloy na yung pondong sasandukin dyan. Sa DENR, magkapera na kayo kagad. Diba, mga kaibigan? Lapid fire, bumabanat, bumabatikos. Thank you.
gasolina dilis, mga presyo'y kakainis. Hay, bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila dun sa left, dun sa left. Kukurakot din dun sa right, dun sa right. Ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay booking, booking? Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang naku compromise. Kahit gusto pa ng extra rice, ang kita ay maliit, laging kapo sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay